Hello Leo, welcome dito sa Third Week of January Reading, January 15 to 21. Kamusta kayo? Sana kayo ay okay. Thank you so much doon sa mga laging sumusubaybay, nanonood ng ating mga readings dito sa ating YouTube channel and sa ating Facebook page. Kung di pa po kayo nakasubscribe, don't forget to subscribe sa aking YouTube. Palike and follow na rin po yung aking Facebook page. Regarding personal readings, mag-message directly po kayo sa aking FB page. Natin muna yung overall energy ninyo, Leo. Time for healing, Leo. Parang kay ano lang din, kay Cancer yung reading mo. Overall energy nyo pareho, ayan. So, ang focus mo, Leo, is to heal. To recover kung ano man itong dapat mong i-recover from. Galing ka man sa isang mahirap na kalagayan or pagkakasakit or heartbreak. Ayan. No? Finally, ito na yung time mo na makabawi, ma-recover. No? Makarecover sa pinagdaanan mo. So, with the Nine of Wands, you're finally gathering your strength, Leo. Kumbaga, ito na, healing your wounds. Unti-unti ka nang nakaka-recover, unti-unti mo nang binabawi yung lakas mo dito. So, yan. Pwede ba sa inyo dito? Hindi ko alam. Nag-iipon ba kayo ng lakas na loob kung meron kayong bagay na gagawin? So, medyo mahirap. Kumbaga, parang bumibuelo, no? Humuhugot ng lakas ng loob. No? Kung ano man itong bagay na kakaharapin nyo or gagawin ninyo. Parang bumibuelo muna kayo at nag-iipon muna kayo ng lakas bago nyo gawin yung bagay na yan. Be careful, Leo, not to wallow in self-pity. Ayan, you have the Five of Cups. Pwede kasing iba sa inyo, nagdi-dwell kayo dito sa misfortunes nyo sa buhay. So, kung ano man itong mga heartbreaks na naranasan nyo, or kung nakaranas man kayong mga kamalasan, misfortunes, yun nga, sabi ko nga, huwag kayong mag-wallow sa self-pity. Huwag kayong manatili dyan. So, pwedeng iba sa inyo nakakaranas kayo ngayon ng self-pity, guilt, regret, stagnation, or depression. So, labanan nyo yan kasi this is not a good energy na mag-stay ka, Leo. Okay ito. Kung nandyan yung healing, mas maganda mag-focus ka sa healing mo pero kalimutan mo na itong mga disappointment, self-pity, guilt, regret, depression kasi walang magandang pupuntahan yan. No, lalo ka lang i-drag down yung energy na yan. Low vibe yan eh. No, diba? So, i-shift mo yung energies mo into something positive. And huwag kang mag-dwell dito sa mga negativities na yan. So, meron kang Emperor dito. Pwedeng may Aries energy dito. Merong Tower moment. Leo, this is a realization for you. Ito yun, Leo. Ito na, na-hit ka na nung Tower card. So, ibig sabihin, there is no way but up. There is no way but baguhin yung mga belief systems mo na hindi na relevant dito sa iyong current situation. Kumbaga, ito na yung moment na ma-realize mo na dapat nang baguhin. Yung dapat baguhin, Leo. Kumbaga, kumbaga, wag na maging matigas yung ulo mo na mag-stick ka pa dyan kasi alam mo naman na wala nang
wala nang ano eh, wala nang mangyayari dyan. Outdated na yan, kumbaga. Hindi na nagwo-work yan para sa iyo. Baka naman moment na para ma-realize mo. Kumbaga, it's about time na na baguhin mo na yung approach mo. Baguhin mo na yung pananaw mo, yung approach mo, ano man yung dapat palitan at baguhin na tinutukoy ni The Tower para sa iyo. Okay, so nasi-sense ko sa Six of Coins mo, this is the time, Leo, na magsimula ka uli. Ayan. Magsimula ka uli, Leo. Makakapagsimula ka uli, huwag ka mag-alala. No? As long as may buhay, may pag-asa. As long as nakakabangon tayo, nakakamulat tayo, may buhay pa sa ating katawan, meron at meron pa rin, ano, may pagkakataon para sa panibagong start, panibagong buhay, panibagong chance, panibagong opportunity. And, you know, every time na nagigising tayo is a new opportunity. So yun nga, nakikita ko, there is an ending with The Tower kung marirealize mo yung dapat mong marealize dito, kagaya ng sabi ko, yung mga dapat ng palitan and baguhin sa buhay mo, sa pananaw mo, sa sarili mo, na hindi na relevant or effective dito sa current na ano, na sitwasyon mo, no? And yun na nga, this is a clean slate for you to start para i-apply itong mga pagbabago na dapat mong gawin sa iyong ano, sa sarili mo, sa ano, sa sitwasyon mo, sa buhay mo. Okay? I see a celebration coming here around the corner, Leo. Hindi ko alam, may paparating bang ano, party? Celebration? Ayan? Nadadaluhan mo? Nakikita ko lang na ano, pwedeng may okasyon or merong something na dapat, kung hindi ito about parties and ano, occasions, pwede ngang ibig sabihin nito, Leo, is celebrate, you have to celebrate kung ano man itong bagay na dapat mong ipag-celebrate ngayon sa buhay mo, no? Kumbaga, cheer up, huwag kang magdwell dito sa depression, no? Celebrate mo kung anong meron ka. Learn to appreciate itong mga blessings na meron ka sa ngayon at i-celebrate mo yan. O, diba? Yun. Kung hindi ito about mga party-party. At para sa closing message and advice para sa iyo, ayun, the energy is gaining momentum. Yo, you are fast approaching something, Leo. Kung ano man yun, malapit na. Malapit na malapit na. Kumbaga, papunta ka na dun. Ayan, no. Pabilis na ng pabilis yung, ano, yung face. Kung ano man itong proseso na to, you are fast approaching something. Ibig sabihin, malapit ka na dun sa goal. No, malapit ka na dun sa pinaka-outcome. O, diba? So, ano na lang. Kumbaga, maging persistent ka lang, push harder, and mararating mo rin yun. Konti na lang, kumbaga, konting tiyaga na lang, konting tiis na lang, Leo. And, nandun ka na. Mararating mo na yung destination mo. Okay, Leo? I hope nagustuhan mo itong reading mo for the third week. Don't forget to like and share. Take care and God bless.